Nestor, kumusta yung isinagawang military training ng Philippine Navy dyan sa Zambales? Yes, magandang tanghali, aga. Hindi pumutok ang Mistral 3 surface-to-air missile ng BRPO Serizal Brigade 150 na dapat sana yung unang-una na demonstrasyon na ipapakita ng Philippine Navy kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanina umaga. Subalit ayon kay Vice Admiral Toribio D. Atas Jr., sinabi nito na hindi lumipad ang mismong drone na target sanang patamaan ng missile, kaya minabuti na lang na hindi ito paputokin. Sa gitnang karagatan, sakop ng San Antonio, Zambales, bumalaot ang Davao del Sur Landing Dock o LD-602. Dito bumaba ang chopper ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kanina alas 9 ng umaga kasama ng Pangulo si Defense Secretary Carlito Garves Jr. at House Speaker Arthur Romualdez para saksihan ang demonstrasyon ng mga kagamitang pampasabog ng Philippine Navy na nagdiriwang ngayon ng 125 taong anibersaryo sa ginawang test firing. Ipresenta ang dalawang barko na Republika ng Pilipinas na 150 VRPO Serizal at 151 VRP General Luna na may lulan na mga air missile. Nangaabangan ang pampasabog na BRP Mistral 3 surface missile ng BRPO Serizal na bigo ang Pangulo dahil wala ni isang missile na pumutok sa barko. Kasunod nito, ipinaputok naman sa 151 Antonio Luna ang bullfighter chaff decoy na gawa sa France. Ginagamit ito ng Philippine Navy na pang-distract ng missile sa kalaban. Wala namang naging problema dito dahil nagdulot ito ng makapal na usok sa dagat. Kasunod dito, gumamit din ang Philippine Navy ng AW-159 helicopter C+ deeping sonar. Isa itong helicopter na may deeping sonar na kayang makadetect ng mga anti-submarine sa ilalim ng dagat. Sa pamamagitan ng sound at light acoustic system, madedetect nito ang paparating na anti-submarine. Sa oras na makuha ang lokasyon, ihuhulog naman sa dagat ang torpedo missile para pasabugin ang lumusob na anti-submarine. Ayon sa kay Pangulong Marcos, kailangan ng bansa ang mga bagong kagamitan pang dagat ng Pilipinas. Naniniwala rin ito na kayang makipagsabayan ng hukbong pandagat ng bansa pagdating sa anti-warfare capability para maproteksyonan ang karagatang sakop ng bansa, lalo na ang West Philippine Sea na maaaring na maraming umaangking bansa. At yan ang latest live mula dito sa Zambales. Balik sa iyo. Aga. Maraming salamat, Nestor Torres.